Barangay Hinebra, mas kinailangan na ngayon ang tinaguri ang dark horse ng Hinebra, lalo pat hindi basta-basta makakabalik sa hardcourt si Scott Thompson dulot ng injury niya. And Rhythm Trade, isa ba ito sa kaaabangan? So bago nga natin talakayin yan, shoutout muna sa mga solid nating ka-teammate na sila. Sir Kataha Jun, Cuts, Judy Villarosa, Marwin Eason, and Janapot TV. Isa na namang rumor ang ating pag-uusapan since nang maglabas ng update nung mga nakarang araw na sabi rito'y maaaring may maganap na trade after PBA All-Star. Isa nga ang nabasa natin sa post ni Husay Pilipinas kung saan nakasaad nga rito. Trade rumor, 3 teams, Magnolia, Mikey Williams, Northport, Calvin Abueva, TNT, William Navarro, plus picks. So yun nga, para sa opinion natin sa rumors na to. Para sa akin, fair trade to kung sakaling mangyari. Ang Magnolia, kailangan nila ng another scorer na guard like Mikey na makakatuwa nga ni Paulie. Total, mahilig rin naman ang guard ang Magnolia, kaya walang duda na kung sakaling kukuha sila ay yung guard na, dahil magkakaedad or nagkakaedad na nga rin po ang mga guard nila. At sa side naman ng Northport, mas need nila at bagay sa team nila yung may angas para ihalo sa mga batang player ng team na ito. Dahil si Calvin po pwedeng bukod sa pagiging hustle player niya na madaragdag sa NP o sa Northport, malaki rin ang maitutulong niya sa pag-guide sa mga batang manlalaro. At sa side naman ng TNT, ito yung pagkakataon nila para makakuha ng picks and ng forward na masasabi mong ball dominant at defensive stopper talaga. Dahil si Will Navarro yung player na stretch forward na magandang ipartner sa big man ng gaya nila Kelly Williams at Ponferrada. Kayo, kung kayo ang tatanungin, para sa inyo fair trade ba kung sakaling matuloy ang trade rumors na ito? At ano ang opinion nyo rito? At eto hindi ito rumors. Mula naman tayo sa kampo ng Barangay Hinebra. Isa sa may napakagandang nilalaro talaga sa Hinebra ay itong si Jason David. Kahit off the bench siya, kahit na maliit na minuto ang nabibigay sa kanya, pag ginamit siya, kitang-kita sa kanya yung potential niya. Dahil sinusulit niya nga ang bawat pagkakataon, sana nga lang ay mabigyan pa siya ng more playing time para ma-explore ang kaya niyang magawa para sa team. Angat ang aggressiveness niya at defense niya sa mga larong ginagamit siya. May ibubuga ba sa madaling salita? Eto nga, or ika nga sabi ng iba, dark horse ang potential niya dahil isa nga siyang competitor. Kaya naman deserve niya talaga ang mas mahabang minuto sa jeans. So sa nakikita nga rin natin, mas maganda nga masubukan muna siya na ipalit muna sa pwesto ni Scottie Thompson. Dahil guard din naman ito eh. Tapos tulad ni Scottie, hustle player din itong si Jason David. Dahil sa ngayon nga po, di pa alam talaga kung kailan makakabalik pa itong si Scottie Thompson sa Barangay Hinebra dahil sa kanyang back injury. So si Jason David maligsin na mataas pa. At sa mga hindi nakakaalam 6'3 nga po ang height nito. Malakas ang katawan, magaling dumipensa, masipag, at matinding slasher din ito.